China umatras sa mga planong proyektong ipapagawa sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Marami pa mga option umano ang gobyerno para mapondohan ang big ticket railways projects. Ito'y matapos umatras ang China na pondohan ang nasabing mga proyekto. Ayon kay House Ways and Means Chair at Albay 2nd District Representative Joel Salceda na hindi na kailangan pa na i-persuade ang China para tulungan tayo uli, bagkos maghahanap na lamang ng ibang funders na pupondo sa proyekto. Kasi umatras yata yung China para i-finance yung mga big ticket projects dito po sa ating bansa. What? Opo, damay yung projects po dito sa amin, yung PNR. Yun pa naman sana yung inaasam-asam ng mga Bicolanos kasi sa napakahabang panahon, mga kababayan, walang PNR service from Manila to Legazpi. Ngayon, yung last administration, si President Digong, nakapag-negotiate po ng funding, siyempre utang sa China. Kaya lang, siyempre, tapos na yung term ni President Digong. Ayun, ang sabi, during the time of President Digong, fina-follow up na siya, pero alam siguro ng China, patapos ka na niya eh. Hindi na umiimig yung China. Baka may gustong i-renegotiate mga kababayan sa atin. Anyway, bago yung administrasyon, malamang ganon. Diba? Baka itali po doon sa issue ng ano ng Spratly, wag naman sana po. Oh, ito yung balita ngayon, oh. Basahin ko po. China backs out of rail deals. DOTR says Beijing ignored request for committed funds on 3 projects. China has pulled out of its commitment to pump 270 billion pesos. Malaking halaga pala po ito. 276 billion and 3 flagship railway projects initiated by the Duterte administration, sabi po ng DOTR. Frankly speaking, China has backed out, sabi po ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Itong si Cesar Chavez, yung dating announcer dito sa DCRH, pumasok na rin sa gobyerno. Dati itong ano, nasa media team ni Yorme, umalis. Ngayon, pumasok sa gobyerno, sa national government na siya. Noting that the Chinese government did not act on the Philippine request to fund the 142 billion Philippine National Railways South Long Haul project. Ito po yung papunta dito sa amin. Pabicol, 142 billion pa lang inuutang mga kababayan. Previous administration to, 83 billion Tagum Dabao Digos segment of the Mindanao Railway Project at itong 51 billion pesos na Subic-Clark Clark Railway Project. No action was taken, sabi po ni Chavez. Therefore, it was withdrawn. He said the government is looking for a private sector partner to pursue these rail projects as the new administration is reviving the public-private partnership arrangement. Nagsagawa na pala po ng follow-up dito. Oy, China,
Kumusta na po, Mr. Xi Jinping? Kumusta na po yung aming inuutang sa inyo para may pagawa mi yung mga railway projects namin dito? Walang imik si Xi Jinping. Didma siya. Ano tingin ninyo, mga kababayan, kung bakit? Parang nag... kung siya manliligaw po, nagpapakipot siguro, baka may iniisip po si Xi Jinping. Huwag na muna niya. I-ignore muna natin yung request. Kasi papasok yung bagong administrasyon at ito na nga po, nagsimula na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Kailangan na niyang mag-usap muna kami. pag-usapan muna namin anya yung mga terms at may mga idadagdag anya ako na request before I approve the amount. Malamang ganon, mga toso po itong mga, ay sabi ka, mga Chinese po, toso, bibigyan ka ng pabor, alangan man wala lang basta't magbibigay lang siya ng pautang na ganito. O sa kanya, bibigyan kita ng ganito para maging progresibo yung inyong bansa. Kami, yung reklamo ninyo sa arbitral. Di ba lagi kayong may protest against us? Doon sa malamang ganun po. Ay, Mr. President, kung ako po sa inyo, huwag na siguro, kung ayaw niya, di, hanap tayo ng iba, punta tayo sa ibang bansa, mga neighboring countries natin siguro. Yung Japan, lagi naman tumutulong sa atin yung Japan, at saka yung Amerika, na laging nangingialam dito. Sabi sa Bicol, biyo-biyo pa, mangialam sila. Pero tumulong kayo dito. Punduan ninyo ito, utang man po. Pag utang, siyempre may interes yan. Magkikinabang kayo. South Korea, tumutulong din po yan, pautang. Kaysa makipagkuan po tayo, magmakawa tayo, bababa naman yan yung ating pagkatao. Diba? I think maraming mga bansa ang pwedeng tumulong sa atin na punduhan through the PPP. Yung mga companies, foreign companies, pwede tayong pumasok sa deal with them. Di ba? So ito yung balita, mga kababayan, dito na medyo malungkot kasi siyempre, di ba, sabi ng ating Pangulo, we will continue the build projects ng dating Pangulong Digong. O paano yan? Canceled na to. No action daw, mga kababayan. What we want people to know is there is no funding. Baka gamitin itong propaganda kasi ng mga dilawan. O, kita mo na niya. There is distrust to this administration. Kasi ibinotoan niya ninyo si Bongbong Marcos. Tingnan na niya ninyo. Hindi man siguro po ganoon. Di ba? Yung presidente nga ng China, outright, nagpaabot agad ng congratulations. Di ba? And then, Vice Premier ba ito? Yung pinadala rito? Sa inauguration ni President Bongbong Marcos. Kaya lang, sabi ko nga, sa ganitong mga deals, lalo't bago yung administration, that could be the way of the Chinese government to send a message to
the new administration, mag-renegotiate niya kayo para mag-usap tayo uli. Kasi bagong administration. Iba naman yung pinag-usapan namin ng previous. Di ba? Ni President Digong. We're saying this to manage the expectations of the public, Congress, the cabinet, and those hoping. Wag na muna tayong umasa. Walang pundo eh. Chavez recalled that then Finance Secretary Carlos Dominguez tried following up on the Philippines' loan application with China noong Pebrero pa daw. Last year. Or this year, noong Pebrero lang. Secretary Dominguez wrote to Chinese government, "We have a loan application with you for the construction of the Calamba to Bicol Railway." O, ipapunta dito sa amin po. "We wrote a loan application with you for the Clark to Subic Railway worth 51 billion. We wrote a loan application with you for the 83 billion Tagum Davao de Digos Railway," sabi po ni Chavez. "Because there was no reply, they were withdrawn." Yung loan application sa niya, withdrawn na kasi wala man reply. Dead ma. Diba? O, ngayon, mga kababayan, may magandang suggestion po yung aming congressman dito. Siyempre, siguro Congressman Joey, taga rito sa amin, apektado kasi kami rito. Isa ito sa mga dream niya. Noon pa, hindi man matuloy-tuloy. Kwarta kasi yung kailangan. Siyempre, yung funding national. Hindi nga kaya ng national, kailangan utangin. Active si Congressman Joey na gawa ng ano, ng paraan na matuloy pa rin po ito. Oh, ibigay ko po sa inyo. Maganda yung suggestion niya po, pakinggan niyo. Yung hindi naman po nakakababang puri, pero yung project po tuloy pa rin. Matutuloy siya. But we look, sabi ni ano ni Congressman Joey, we look for other ano partner countries na willing. Kung alimbawa yung China, ini-ignore tayo, deadma, baka may iniisip na iba, ginagamit itong loan as leverage sa kung anong bagay na nasa isip nila, hindi naman pwedeng ganon. Di ba? Ito naman, inuutang natin, babayaran natin. So, a statement of Albay Representative Joey Salceda on China's withdrawal of ODA funding for big-ticket railway projects. Basahin ko po sa inyo. Japan has just provided trains for the new North-South commuter railway project, sabi po niya, a few months ago. And our countries are closer than ever. I think Japan will be very happy to take over financing a project that China has vacated. Tama dito si Kong Joey. Tingin ko niya, yung Japan magiging masaya na sila yung magpondo dito sa project na binakanti ng China. The next step is not to try to persuade China to back us up again. Kasi siyempre, nakakababangpuri na yon. Parang nagmamakaawa na tayo na isang pulubi na tayo. Masama naman ang ganon. Dapat level lang sa mga pakikipag-deal po, kahit sa hindi yung bansa, kahit sa kapwa natin, sa neighborhood. Pag yung ang dealings mo, medyo nagmamakaawa ka na, magiging ilo-lockdown ka niyan. Di ba? Ilo-lockdown ka. Masama. Kaya sabi niya, the next step is not to try to persuade China to back us up again, but to simply look for other funders. Ganon ang strategy. Ayaw niya, hindi hanap tayo ng iba. Para sa manliligaw po,
Masama naman yung nagluluhod-luhod na tayo doon sa nililigawan natin. Di ba? Pag yung tama lang. Kasi pag sumobra po, you are prone to abuse. Ganun lang yon, mga kababayan. Our development should not be used as diplomatic leverage. Oh, kita mo, nakahalata si Kung Joey among supposed friends. Na parang ignore ka. Para kung makipag-deal ka, then papasok sila ng panibagong deal as leverage. Masama ang ganun, pag-take advantage yon sa kapwa. If they want to finance our development projects, they are welcome to at the right terms. But if they do not want to, we can always find others. Anapan niya tayo ng iba? Tama! I will try my line with Boss Secretary Jaime Bautista and my network as former Green Climate Fund Chair and current advisor to the Incheon Metropolitan City in Korea to see which countries would be happy to take China's place. Tingnan ko niya, tawagan ko si Bautista at saka yung mga kaibigan natin doon sa Korea. Baka makakuha tayo ng iba na mag-fill up dito sa binakante ng China na magpondo sa ating mga big ticket projects sa railway. Aprob, ayos ito kung Joey. China was not only proponent of funding railway projects in the country after all. Iniman lang na niya siya. Ano man, opening our project portfolio to more public private partnerships will also open us to new funders such as Singapore. O pwede pala yung Singapore eh. Mayaman din kasi yung Singapore at maraming mga big companies doon na pwedeng maging kapartner natin dito na magpundo nitong mga big ticket projects. You see? Hindi lang po kayo, Mr. Xi Jinping. Hindi lang kayo. Maraming mayayaman din na pwedeng tumulong dito sa amin. Pero hindi naman kayo inaaway ng ating gobyerno. Di ba? So,